Hello po! Dahil weekend na, tara samahan niyo kong magluto ng aking pinakbet. Ayan po. So, ang ginamit kong panggisa po dito ay bagoong alamang. Para hindi na po tayo gagamit ng asin later. Actually, hindi na nga talaga ako gumamit ng asin dito, guys. So, tinantya ko na lang yung bagoong na nilagay ko. So, of course, dahil pinakbet ito, syempre may sitaw. At saka meron din tayong ilalagay na dried fish dahil hindi tayo gumamit ng karne. So maglalagay lang ako ng space sa gitna para dyan ko ilalagay yung ating dried fish. So sinuko nga ito sa tubig, guys, sa mga ilang minuto dahil ito nga po yung salty na isda. Yung maraming asin ba? Shout out kay Ate Josephine. Salamat, ate. Bigay mo kaya itong isda sa akin before. Hindi ko pa lang siya naluluto. Nilagyan din natin ng okra ang ating pinakbet. Ang wala lang sa akin, ang palaya. Yun pala yung na-miss ko dyan sa aking gulay. Wala kasi tayo eh. Okay lang yan. Para sa akin, pinakbet pa rin siya kahit na apat na vegetables lang siya. O diba? Masarap. Masarap po, promise. Tara, kain na po tayo.